Gaano kayaman ang Consunhi family at paano napalago ang DMCI sa halagang 500 pesos? Ang isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas na siyang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking property development companies ng bansa ay walang iba kundi ang Consunhi family sa pangunguna ng namayapang si David Mendoza Consunhi. Gaano nga ba kayaman ang pamilyang Consunhi? At ano ang mga bagay na ginagawa nito upang mapalago ng husto ang DMCI Holdings at naitala ang Consunhi siblings bilang pang-anim sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas na mayroong tumataginting na $2.65 billion in assets ayon sa huling talaan na inilabas ng Forbes Magazine ngayong taong 2022. Pero bago natin tunghayan ang isa na namang makasaysayang kwento ng pagyaman, bilang kabahagi ng tinatawag nating gaano kayaman series, ay huwag po natin kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa nag-iisang Idlibre channel at pindutin na rin ang notification bell para updated tayo sa mga ganitong kwento na kapupulutan natin ng aral. Ang DMCI Holdings ay naitatag ng namayapang si David M. Consunhi at ito ay pinamamahalaan ngayon ng kanyang mga anak sa pangunguna ni Engineer Isidro Consunhi at ang mga kapatid na sina Josefa, George, Luz, Maria Cristina at Maria Edwina. Ang eldest son ni David Consunhi na si Isidro Consunhi ay siyang tumatayong chairman at presidente ng DMCI Holdings na merong mga negosyo at interes sa larangan ng property development, mining, power generation at water services. Paano nga ba nagsimula ang DMCI Holdings? Nagsimula ang DMCI Holdings noong taong 1954 at simula nang ito ay naitatag ay si David Consunhi na ang tumatayong chairman hanggang sa ito'y pumanaw. Ang DMCI ay nagsimula lamang sa iisang munting pangarap ni David. Lumago ito bilang isang burning passion na kalaunan ay naibabahagi din sa ibang mga tao sa pamamagitan ng pag-aalay ng mas maayos, mas magaling, mas mabilis at cost-efficient production processes without compromising value at integrity. Si David ay nagawang hamunin ang isang industriya at binago ang buhay ng milyon-milyong mga tao sa Pilipinas. Ang pangarap na ito ng simpleng tao na si David Consunhi ay nag-umpisa noong taong 1954 nang ang batang engineer mula sa University of the Philippines ay naitatag ang David M. Consunhi Incorporated. Si Victor Mendoza Consunhi ay pinanganak noong November 2, 1921 sa Samal, Bataan mula sa mag-asawang Gaudencio Tongco Consunhi na naninirahan sa Samal at Consuelo Mendoza na nagmula naman sa Pandacan, Manila. Siya ay pangatlo sa siyam na magkakapatid. Ayon sa ating pananaliksik, ang ama ni David Consunhi ay napabilang sa 71st generation at descendant ng great Chinese philosopher na si Confucius. Si David at ang kanyang mga kapatid ay dinala sa Maynila ng kanyang ina upang makipagsapalaran at para na rin matakasan ang hirap ng buhay sa probinsya kahit na nasa middle class ang pamilya nito bilang mga magsasaka. Nakapag-aral ng high school si David sa sikat na De La Salle University. Nag-umpisang mag-aral itong si David Consunhi sa University of the Philippines noong taong 1939 sa kursong Civil Engineering at ito ay nakapagtapos noong taong 1946 at mapalad na nakapasa din sa board exam noong taong din yun. Pagkatapos ng graduation, ay nagtrabaho muna si David Consunhi bilang isang guro sa Bataan at kalaunan ay naging concrete inspector sa kumpanyang Quinsley & Strive. Siya din ay nagtrabaho ng walang sweldo sa isang real estate at land development company. Ginawa niya ito upang madiskubre ang mga panibagong diskarte sa larangan ng real estate at ang kumpanyang ito ay walang iba kundi ang Santa Clara Construction. Taong 1950, si David Consunhi na mas kilala sa palayo na DM ay nagsimula ng isang maliit na negosyo. Tinatawag nito na David M. Consunhi Civil Engineer Contractor. At salamat na rin sa kanyang pinsan na si Ricardo na matagal na sa industriya, umpisang magkapangalan si David bilang isang builder.
Alam nyo ba na ang iilan sa mga landmark construction projects ng kumpanya ay ang mga makasaysayang building kagaya ng Cultural Center of the Philippines, Puk Arts Theater, Manila Hotel at ang Philippine International Convention Center. Ayon sa mga kwento mula mismo sa pamilyang Consonghe, ang DMCI ay nag-umpisa lamang sa isang munting proyekto ng paggawa ng chicken houses para sa Bureau of Animal Industry noong taong 1954. Dahil na rin sa ginawang proyektong ito, ay lumago ng gusto ang kumpanyang itinatag ni David Consonghe. Nang mabuo ang kumpanyang DMCI, meron lamang itong maliit na opisina sa Pandacan, Manila. Ang sabi pa nga ni Engineer David Consonghe sa kanyang memoir, A Passion to Build. Sa halagang 500 pesos, bumili ito ng makina at isang brand new pickup truck at nabuo ang DM Consonghe Construction Incorporated. Nakilala din sa larangan ng construction ang DMCI dahil sa kanilang trademark na on-schedule delivery at quality of work. Ang isa sa pinakamalaking break ng kumpanya ay ang pagpapatayo nito ng Tacloban Coca-Cola plant na pagmamayari ng business tycoon na si Don Andres Soriano, na kung saan ang proyekto ay natapos 6 months ahead of schedule. Ito ay isa sa mga trademarks ng DMCI Construction hanggang sa taong kasalukuyan. Ayon sa mga eksperto sa construction at real estate business sa Pilipinas, sumikat ng husto ang DMCI dahil isa sa mga sikreto ni Engineer David Consonghe ay ang hindi pagbibid ng pinakamababang halaga, kundi ang pagsubmit nito ng proposal na may pinakamabilis matapos na proyekto at sinasabing ang DMCI lamang ang nakapag-offer ng shortest construction timeline possible. Medyo may kamahalan ang discarding ito ng DMCI, pero hindi naman nasasagasaan ang quality ng proyekto. Si Engineer David ay patuloy na nakapokus sa isa sa pinakamahalagang assets ng tao, walang iba kundi ang ating oras. Palagi namang natatapos na nasa oras ang mga proyekto ng DMCI at talaga namang nakapag-deliver ito ng magandang resulta sa mga kliyente, kaya hindi pa rin nababahiran ng masamang imahe ang integrity ng kumpanya. Ang DMCI din ang construction firm na nakapagtayo ng mga sikat na mga gusali sa Makati, na ang sabi pa nga ng ibang mga historian ay practically Consonghe built the entire Makati City. Ilan sa mga proyektong ito ay ang Makati Ayala Tower 1, Philippine Stock Exchange, Pacific Plaza, Development Bank of the Philippines, Philippine National Bank, BDO, Bank of the Philippine Islands, United Coconut Planters Bank at iba pang mga bangko. Ang DMCI din ang kontraktor ng mga 5-star hotels kagaya ng Shangri-La Hotel sa Makati at Hyatt Hotel sa Makati. Noong kalagitnaan ng 1950s, ang DMCI ay nag-umpisang mabigyan ng forma ang Makati Business District skyline sa pamamagitan ng construction ng mga high-rise buildings ng siyudad, kagaya ng Monterey Apartments noong 1957 at Ayala Building noong 1958. Noong 1960s naman, ay nabuo ng DMCI ang Rizal Theater at 1970s ay nakonstruct ng DMCI ang Westin Philippine Plaza. Ang ilan sa mga kumpanyang kliyente ng DMCI ay ang Ayala Group, SM Group, Cook Group, Robinson's Group, San Miguel Corporation, BPI, Equitable Bank, Urban Bank, University of the Philippines at De La Salle University. Meron ding mga multinational companies kagaya ng Citibank, John Laing, Ubayashi, Mitsubishi Heavy Industries, Orikin at Nippon Steel. During the 1970s and 80s, ang DMCI ay nag-venture sa international market at ilan lamang sa mga notable projects ng kumpanya ay ang Istana of the Sultanate of Brunei o ang tinatawag na Sultan's Palace ng Brunei. Ang palasyong ito ng Brunei ay tinataguri ang pinakamalaking construction projects na ever awarded sa isang Filipino company. Ang DMCI din ang gumawa ng King Faisal Motorway at mga bridges sa bansang Kuwait, Salim Halban Highway ng Saudi Arabia,
at ilang mga proyekto sa loob ng Aramco facilities. Ang DMCI din ang gumawa ng mga irrigation projects sa Kirkuk Adhaim ng bansang Iraq. Sa mga taong 1990s, ang DMCI ay siyang nagpasimuno sa construction ng tinataguri ang mga tallest building, kagaya ng Pacific Plaza noong 1991 at ang largest structure sa bansa, kagaya ng SM Mega Mall noong taong 1991 din. Natapos din noong 1993 ang Magat Bridge sa Isabela, dalawa sa longest bridge sa bansa. Ang ilan pang mga proyektong maipagmalaki ng DMCI ay ang Picachi Building, Manila Doctors Hospital, Rockwell Business District, 168 Residence, Nayea Express, Sisilex, Tipilex, Metro Manila Skyway Stage 2 South, Skyway Stage 3, Cavite Laguna Expressway, LRT Line 2 East Extension, North-South Commuter Railway, Presidential Security Group Hospital. Sa dinami-daming mga landmark infrastructure construction projects ng DMCI ay nagpapatunay lamang na ang kumpanya ay nagsimbolay sa expertise at professionalism ng mga Filipino engineers. Naitatag naman ni David Consonghi ang DMCI Holdings noong March 5, 1995 at siya ay tinataguri ang Grandfather of the Philippine Construction Industry. Ang DMCI Holdings ay naitatag upang makonsolidate ang mga construction businesses, mga component companies at related interests ng pamilyang Consonghi. Ito din ang natatanging holding company na publicly listed sa Stock Exchange ng Pilipinas na ang core competency ay ang construction industry. Taong 1997, ang DMCI Holdings ay nag-expand sa coal mining, steel fabrication, real estate, water at railway projects. Kalaunan, nag-expand din ito sa isa pang kumpanya kagaya ng DMCI Homes, ang Residential Development Homes Division ng kumpanya. Ang DMCI Homes ay tinataguri ang pinakamalaking real estate business sa ating bansa. Ang DMCI Homes ay siyang nagmamay-ari ng mga high-rise residential at condominium units na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ilan sa mga sikat na high-rise sa Metro Manila na pagmamay-ari ng DMCI Homes ay ang Brio Towers na matatagpuan sa Rockwell, Makati, La Verte Towers sa Pasay City, Lumiere Residences, Flair Tower at Tivoli Garden sa Mandaluyong, Sheridan Towers sa Pasig City, Juan Castilla Place, Viera Residences at Zinia Towers sa Quezon City, Royal Palm Residences sa Taguig City, Sorel Residences sa Sampaloc, Manila, at Illumina Residences sa Santa Misa, Manila. Nag-invest din ang DMCI sa mga water facilities such as water treatment plants at flood control projects at kalaunan ay nag-invest din ito sa mga power plant facilities. Ang mga kumpanyang pagmamay-ari ng Consonghi family na kabilang DMCI Holdings Incorporated ay ang mga kumpanyang DM Consonghi Incorporated na nakapokus sa general construction business ng kumpanya, ang core business ng DMCI. Ang DMCI Holdings din ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking coal miner ng bansa, ang Semirara Mining Corporation sa Antique, at nag-engage sa mining, exploration at development ng coal resources sa Visayas. Ang Semirara Mining ay tinuturing na largest coal producing company sa bansang Pilipinas at supplier din ng coal para sa National Power Corporation. Ang DMCI Mining Corporation naman ay involved sa ore at mineral mining. Ang kumpanyang ito ay mayroong joint venture sa isang Australian firm na Rosina Mining at mayroong isang minahan sa probinsya ng Zambales. Ang kumpanyang DMCI Mining Corporation na naitatag noong taong 2007 ay isa sa pinakamalaking firm sa bansa. Ayon sa listing nito sa Philippine Stock Exchange, ang primary business ng kumpanyang ito ay mining, developing, exploiting, extraction, milling, manufacturing, buying, shipping and transporting all kinds of ores, metals and minerals. Ang DMCI Power Corporation naman ay siyang involved sa design, construction, development, investment at operations ng mga power plants, kabilang na dito ang Masbate Power Generation.
Maliban sa mga kumpanyang nabanggit, ang DMCI ay meron ding holding sa isa sa pinakamalaking water concessioners in terms of customer base sa Pilipinas, ang Maynilad Water. Ang DMCI ay may indirect ownership sa Maynilad dahil sa kanilang 27% stake sa Maynilad Holdings. Bago pa man pumanaw noong September 4, 2017, itong si Engineer David Consonghi sa edad na 95 years old ay hindi matatawaran ang naging ambag nito sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Naging presidente ito ng Philippine Contractors Association, International Federation of Asian and Western Pacific Contractors Association at ang Philippine Institute of Civil Engineers. Si David Consonghi ay nanilbihan din sa gobyerno bilang sekretary ng Department of Public Works and Highways, Department of Transportation and Communication mula taong 1970 hanggang taong 1975. Nailista din ito si David bilang pang-anim sa mga pinakamayamang Pilipino sa ating bansa simula noong taong 2014 na mayroong net worth na mahigit na $3.9 billion. Napangasawa ni David Consonghi si Pridis Binda Almeida at nabiyayaan sila ng 8 mga anak. Kasalukuyan ang DMCI ay nagpapatuloy bilang isa sa pinakasikat na construction firm ng bansa sa pangunguna ni Engineer Isidro E. Consonghi, ang eldisa ni Engineer David M. Consonghi at naninilbihan bilang chairman ng DMCI at parent company nito. Si Mr. George E. Consonghi naman ay tumatayong president at CEO ng DMCI Holdings Incorporated. Ito ang kwento ng tagumpay ni Engineer David Consonghi, ang founder ng DMCI Holdings Incorporated, ang isa sa pinakamalaking construction firm ng ating bansa. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa isang Equilibri Channel at huwag po natin kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated tayo sa mga ganitong kwentong kapupulutan natin ng aral. Maraming salamat po.